8 na signs na in love na or nai-in love na yung isang lalaki sa'yo. Anyway, kung hindi nyo ako kilala, just call me, your Kuya M. And don't forget to hit the subscribe button and of course, follow me on my Facebook page. And give me a thumbs up. Tara, simulan na natin. Actually, meron na ata akong nagawa na video about dito pero natabunan na. At tamad atang maghanap yon yung mga nagre-request na yon. So sige, pagbibigyan ko kayo at gagawa ako ng panibagong video na may mga dagdag naman. Okay? Walo lang po ang mai-share ko muna sa inyo sa video na ito. Kaya proceed na tayo sa number 1 na sign na nai-inlove na yung isang lalaki sa'yo. Gustong-gusto kanyang nakikita at nakakausap. Di ba? Very, very common na kapag gustong-gusto mo na nakikita, gustong-gusto mo na nakauusap ay may gusto ka nga. Kasi nga gustong-gusto mo. Nai-inlove ka na doon sa tao na yun or even sa mga bagay kung gustong-gusto mo na ginagawa. Parang, you know, nag-e-enjoy ka, masaya ka kapag nagagawa mo yun or nakikita mo siya or nakakausap mo na sobrang saya sa'yo dahil litog yung puso mo sa kanya. Okay? So, kung halata mo isang lalaki na palagi kang hinahanap at gustong-gusto niya kanyang nakakausap, lalo-lalo na kung bravo yung lalaki na yan, then it's a sign na talagang in love nga siya sa'yo. Okay? Number 2 na sign. Sensitive siya or nasasaktan siya or nagseselo siya kapag may ibang tao na lumalapit or nakipag-usap sa'yo or parang feeling close sa'yo. Sinisigurado ko yan. Kasi nga nai-inlove na sa'yo. You know, naiirita yan. Kung maaari sana ay walang kumausap sa'yo or walang ganun ka-close sa'yo. Alam mo, ito may advice ko. Kung sobra na or nagiging obsessed na yung lalaki na yan sa'yo, medyo mag-ingat ka. Lalo-lalo na kung wala pang kayo tapos ganyan naka-obsessed. Kung mag-react ay wagas. Kung magalit ay parang may kayo or kung magalit ay kala mo pinakain ka nung bata ka. Naku, delikado. Kung ako sa'yo, medyo dumisdan siya ka. Kahit sabihin mo na in love siya. Kasi ang in love na may obsession ay nako, negative po yan. Para sa akin lang ah. Sakit po sa ulo and I don't want ma-involve sa mga ganyan. Alam mo, selos is good. And kung hindi siya nagsiselos sa'yo, it's a sign na hindi kanya mahal o wala siyang gusto sa'yo. Pero yung way niya na yung reaction niya or yung fruits niya. Yung reaction ng selos niya, yung gagawin niya dahil sa selos niya kung masyado nang nakakasakit, kung masakit na siya, kung mag-react, naku, i-distansya mo yung sarili mo sa ganyang klase ng lalaki. Okay, number 3 na sign na nai-inlove na siya sa'yo. Ikaw ang laman ng kanyang isipan hanggang sa lahat ng social media accounts mo ay na-follow na niya or friend mo na siya or alam na alam niya. Hanggang sa history ng pamilya mo ay alam na alam niya kasi naa-addict na yan sa'yo. Lagi kanyang iniisip hanggang sa pagtulong niya. Lagi kanyang kinukulit na tinetext or chinachat or tinatawagan or you know, even sa kanyang wallet eh meron ka ng mukha. You know, it's a sign yun na talagang nai-inlove na yung lalaki na yan sa'yo. And number 4 na sign na nai-inlove na siya sa'yo ay of course nag-i-invest na siya. Nag-i-invest na siya ng time sa'yo at nag-i-effort na din siya. And handa siyang mag-sacrifice para sa'yo. Handa kang kasamahan, handa siya na magbigay para sa'yo, para matulungan ka niya or para maging masaya ka. Ginagawa niya, gagawa siya ng paraan para maging masaya ka, para maging okay ka. Naku, iyon yung positive na sign na talagang nai-inlove na siya sa'yo kasi andun na nabubuo na yung pagpapahalaga niya sa'yo, yung talagang pagmamahal niya sa'yo. Okay? Next na sign na talaga in love siya sa'yo. He is attracted sa'yo emotionally, not physically. Look, dito kayo mag-ingat. Iba, kapag yung lalaki ay more on physical, maaaring hindi na in love sa'yo. Nao-obsess lang sa katawan mo or baka katawan lang ang habol niya sa'yo. Dito makikita na isa na kapag ang lalaki ay nag-invest sa'yo emotionally, well, in what way? Nakikipag-usap sa'yo, mas prefer niya yung deep na communication or yung pag-uusap niyo than more on sex na topic or more on body or more on, you know, sa mga manyak na usapan or, you know, more on inuman with something masamang plano, you know, katawan ang habol sa'yo. It's a red flag po yan, kaibigan. Pero kapag more siya
on emotional na na investment or kinikilala ka, nakikipag-usap sa'yo and mas nag-o-open siya sa'yo and mas gusto niya na nag-o-open ka din sa kanya, you know, yung merong comfortable kayo na nag-uusap, nako, positive po yan, hindi po yan red flag, white flag po. Yellow flag po. Na talagang in love nga siya sa you in a good way. Okay? May talagang mahal ka niya na hindi lang katawan ang habol sa iyo. And number 6, lagi kanyang pinipili. Kung may mga choice and may mga option na ganyan, ikaw yung kanyang pinipili, hindi ka option or hindi ka second na priority. Pero except naman when it comes sa family at sa Diyos, lalo na kung God-fearing yan, ay of course, i-priority niya ang Diyos. Pero at least, andun ka sa top na kanyang priorities at hindi yung ikaw yung least na tsaka na lang pag meron na siyang sobrang-sobrang oras or tsaka na lang kapag may natitira pa siyang oras, yun ang bibigay sa'yo, yun. Kung talagang nai-inlove na talaga yan sa'yo, kung talaga mahal ka, nasa top priorities ka, mas inuuna ka or mas binipili ka more than anyone else or even kanyang trabaho, ganun. Isang sa'yo na talagang nai-inlove na siya sa'yo. Okay, next. Naririnig mo sa iba, sa ibang tao, maaring naikwento niya sa kanila, maaring, you know, naishare niya sa kanila, maaring sila ang nakakaalam. Kasi lalo-lalo ng mga kaibigan niya, tapos tinutukso pa kayo kapag andyan siya, tapos andyan ka din. Isang sign din yun na talagang in love siya sa'yo, may gusto yan sa'yo, kasi hindi niya yan sasabihin sa iba. Lalo-lalo na kung mahihiyain yan at hindi niya kayang rektan sabihin sa'yo, sa iba niya dinadaan. Sa iba mo na lang malalaman. And you know, hindi ko naman sinasabi kapag nalaman mo is that, oh, ito na ako. Hintayin mo pa din. Kung talagang lalaki yan, may lakas sana ng loob na lumapit sa'yo. But anyway, diskarte mo na yan. Bahala ka. Last but not the least. Intuition. Lagi kong sinasabi sa inyo ang intuition. Napakalaking factor yung intuition. Kung naiisip mo siya ngayon, well, no doubt na talagang in love na siya sa'yo. So, that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta. Ingat po kayo palagi and God bless. Pag-share naman po pala. Bye-bye.